Hello, welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, and good evening. Kamusta po kayong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na ating mga subscribers na patuloy pong sumusuporta sa ating channel. Kayong tipo sa mga bago lang dito, maraming maraming salamat po sa inyong pagbisita. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button na rin po para pag may mga bago tayong videos, ay updated po kayo. Para po sa mga kababayan natin na nagnanais na makapunta ng Canada kasama ng kanilang buong pamilya at gustong maging permanent residents kaagad, mag-apply po kayo sa Express Entry Program. Ano nga po ba itong Express Entry Program? Ang Express Entry Program ay isang point-based system na kung saan ang lahat ng skilled worker applicants ay pwedeng mag-apply ng permanent residence. At bakit po ito naging point-based system? Kasi po, ang lahat ng criterias dito sa Express Entry Program ay binibigyan ng points. Ano-ano ang mga criteria na ito? Kagaya ng age, kung kayo po ay 45 above, ang magiging points niyo po doon ay 0 na. Pero kung kayo po ay medyo bata pa, medyo mataas-taas po yung points na makukuha ninyo. Pangalawa, sa criteria ay ang level of education. Sa level of education po, kailangan nyo pong ipa-assess ang inyong credentials sa isa sa mga educational credential assessment dito sa Canada. At meron po silang 5 agencies na nag-a-assess po nito. Ito po ay ang IQAS or International Qualification Assessment Service. Pangalawa, ang World Education Services. Pangatlo, Comparable Education Service. Pangapat, International Credential Assessment Service of Canada. At panglima, International Credential Evaluation Service. Ano-ano po ang mga isasubmit dito? Nung ako po nagpa-assess ng aking assessment, ng aking credential dito sa Canada, sa IQAS po ako nagpa-assess or sa International Qualification Assessment Service. At inabot po ito ng 5 months bago ko po na-receive ang result. Ano-ano naman po ang mga isinabmit ko po dito? Inabmit ko po yung notarized, secondary, and college diploma at TOR ko. Kailangan po nilang i-assess yon nang sa gayon makita po nila kung comparable po ba ang education natin or curriculum natin sa curriculum nila dito. So, ang magiging result po doon, kapag na-receive nyo na po ang inyong assessment result, yung ibig sabihin po noon, ang foreign credential natin or ang credential natin sa Pilipinas ay valid and equal to a completed Canadian secondary school or high school. Kasi ang high school po nila dito ay hanggang grade 12, diba? At kung hindi naman po equal ang ating education sa Canadian secondary education dito sa Canada, ang ibig sabihin po nun ay hindi po na-meet yung requirement ng education level sa Federal Skilled Worker Program. So, ibig sabihin po nun, hindi po mabibigyan ng points ang level of education ninyo. Pangatlong criteria naman po, kung may Canadian experience po kayo dito sa Canada, kung nandito kayo sa Canada. Pang-apat, kung meron po kayong foreign work experience naman, kung nasa ibang bansa po kayo. Pang-lima, kailangan po dito ng IELTS or CELPIP, English exam. Sa English exam po, kung kayo po ay may asawa, pati po yung asawa ninyo, kailangan din po mag-take ng English exam. Pang-anim naman po, kailangan meron kayong job offer. Kailangan nyo rin po ng funding dito. Kung halimbawa po, 5 po kayo sa pamilya, kailangan nyo po ng funding na equivalent doon sa 5 members of the family. Pero kung mag-isa naman po kayo, hindi po gaano kalaki yung kailangan ninyong funding. Kagaya rin po dito sa Canada, sa mga foreign workers na nag-a-apply for permanent residence, kailangan po nilang mag-provide ng funding. Maliban na lang po sa live-in caregiver, pag nag-apply po ng permanent residence, hindi na po kailangan ng funding kapag nag-sponsor sila ng kanilang pamilya. Bakit po kinakailangan ng funding? Kailangan po ng funding just to make sure na kaya nyo pong i-shoulder ang lahat ng expenses nyo dito sa Canada.
na hindi po umaasa sa government. Kaya kailangan niyo po ng funding. Kagaya ng sa bahay, pagbayad sa mga utilities, yung mga ganun po, kaya kailangan ng funding. Ano po ba yung mga steps na dapat niyong gawin bago mag-apply ng Express Entry Program? Unang-una, alamin kung eligible po ba kayo sa program na to. Pangalawa, i-gather lahat ng documents na. At isa po sa mga documents na to ay ang police clearance. Saan po kayo mga bansang pumunta, kailangan nyo po ng police clearance. At iba pang mga documents na nandoon sa criteria, kailangan nyo pong i-provide yon. Pangatlo po, pag nakuha nyo na po lahat ng mga documents ninyo, pwede nyo na pong i-submit yung application ninyo. And then, ang pang-apat na step sa Express Entry Program ay yung is to receive an invitation to apply for permanent residence. Gaano po ba katagal ang pag-process ng Express Entry? Kapag hindi pandemic, kung walang pandemic, mabilis lang siya. 6 months lang permanent residence na kayo at pwede na kayong pumunta dito sa Canada. Pero since pandemic nga, medyo mas matagal, longer than 6 months ang pag-process. Kahit na hindi pandemic, pwede rin mas matagal pa sa 6 months ang pag-process ng inyong application. Dahil nga po, it's a case-to-case basis naman. Yung application naman po ninyo sa Express Entry ay mag-i-stay naman po doon ng 12 months. So, kung halimbawa, more than 6 months na hindi pa nagiging okay ang application ninyo, meron pa po kayong ilang months na natitira. So, kung halimbawa, within 6 months ay hindi po kayo na-invite, pwede pa pong mag-stay doon ang inyong application sa Express Entry nang hanggang 12 months kung hindi po kayo naka-receive ng invitation to apply for permanent residence. At ilang points po ba ang kailangan dito? Out of 100, kailangan po nila ng minimum na 67 points para makapag-apply sa Express Entry Program. Gaano po katagal ang binibigay sa inyo para ma-submit nyo ang inyong application for permanent residence? Kapag naka-receive po kayo ng invitation to apply for permanent residence, kailangan po within 60 days, ma-comply nyo po ang lahat ng requirements. Pwede lang po kayong mag-apply ng permanent residence kapag naka-receive na po kayo ng invitation to apply for Canadian permanent residence. Pwede po ba kayong mag-apply ng Express Entry na walang IELTS? Yes, pwede. Pwede kayong mag-submit ng profile ninyo kahit na wala kayong Canadian, kahit wala kayong English exam result. Pero, later on, hahanapin pa rin nila ang inyong English exam. Kaya dapat, bago kayo mag-submit ng inyong profile sa Express Entry, ay kumpleto lahat ng documents ninyo. Nang sa gayon, maging smooth ang pag-process nito. Paano naman kung ang inyong English exam result ay mag-expire na? So, kailangan nyo pong kumuha ng panibagong English exam at isubmit po ito at i-update ang inyong profile, Express Entry profile, kasama ng inyong bagong English result. Ano-ano po ang mga English exams na pwede sa kanila? So, since English po ang dapat nyong kunin, hindi naman po tayo marunong mag-French. Maliban na lang kung marunong kayong mag-French, pwede rin po yun. Pero kung English, it's either IELTS or CELPIP. Sa CELPIP, pwede nyo pong kunin or dapat nyong kunin ay ang CELPIP General Test. At sa IELTS naman, ang dapat nyong kunin ay IELTS General Training Test. So, hindi po kayo kukuha ng kung ano-ano. Basta yun ang kailangan nila. CELPIP General Test, IELTS General Training Test. So, sana po may natutunan po kayo sa video na to sa mga kababayan natin na nagnanais na makapunta dito sa Canada. Panoorin niyo po ang video na to nang sa gayon magkaroon po kayo ng idea
kung paano po kayo makakapag-apply sa Express Entry Program na makasama niyo po ang inyong pamilya pagpunta dito sa Canada. So hanggang sa muli, maraming maraming salamat po. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button na rin para pag may mga bagong time videos, ay updated po kayo. Maraming maraming salamat. See you on my next video. Bye-bye!